Hello! Nagbabalik ako. So, naranasan nyo na ba one time, no, parang meron kayong iniindang sakit or sakit sa ulo na parang nag-aalala kayo kung ano na? Tapos, ang ginawa nyo, dahil nag-aalala kayo, eh, chinek nyo sa internet yung mga sintomas. Tapos, in-input nyo, no, headache, symptoms, and then possible diagnosis. And then, lumitaw si WebMD. Tapos, nung una, eh, sabi, ang sakit sa ulo mo, eh, dala lang ng pagkapuyat. Tapos, along the way, no, habang binabasa mo lahat, eh, bigla-bigla napunta ka na sa brain cancer. Nani? And syempre, no, after a while, parang naisip mo siya, tapos parang sobrang pag-iisip mo siya, eh, nag-aalala na kayo na baka brain cancer na nga. Tapos sa sobrang pag-aalala nyo, eh, parang hindi na kayo mapakali, no? Ano na bang mangyayari sa inyo? Ano bang mangyayari sa future nyo? And so on. So actually, yan ay isang sintomas din ng isang psychological disorder na tinatawag nating somatic symptom disorder or SSD. So, ang iba, ang tawag nila dyan is WebMD syndrome. Although, hindi yun official, so wag nating... But, ano nga ba ang somatic symptom disorder? Malala ba siyang psychological disorder? So, anong cause and pwedeng maging treatment ng disorder na to? So, ako si JP at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama natin yung related na disorder, which is yung illness anxiety disorder, sa isa na namang episode ng Abnormal Psychology Series. So, roll na natin yung intro! Wait lang, mag-lip balm lang ako. So siguro yung iba sa inyo, dali-dali nang pumunta sa Google nila at sinearch kung ano nga ba ang mga symptoms ng somatic symptom disorder or ng SSD, no? Dahil feeling nyo, eh, meron na kayong SSD. So parang meta-SSD siya. So anyway, yan yung unang symptom kasi ng SSD, which is yung pagkakaroon ng isang sintomas, no? Usually pain yung symptom, pero pwede rin iba, katulad ng, yun nga, sakit sa ulo. Although pain din yun, sipon, sinat, or kung ano na pang parang nararamdaman mong hindi maganda. Tapos, eh, nagkakaroon ng anxiety or nagkakaroon ng pangangamba sa part ng tao na yon na baka mas malala na yung sakit na meron siya. Like, yun nga, baka yung sakit ng ulo na yon is symptom na ng brain cancer, which is very malalang sakit. So, sobra yung pag-aalala to the point na parang ginugugulan na talaga ng oras, no? Yun nga, sa pag-research, nauubos yung oras. O kaya naman, sa ibang mga tao, eh, pumupunta na sa iba't ibang mga klaseng doktor. Kasi ayaw maniwala dun sa isang doktor na sabi, normal lang naman yung findings mo, wala namang problema. Tapos yung tama yung SSD, hindi! Feeling ko meron na akong brain cancer. Pupunta ako, magpapasecond opinion ako. Yung pupunta ng ibang doktor, to the point na ubos yung oras ng taong yun. To the point na yun nga, eh, nakaka-disrupt na yung mga ginagawa niya sa pang-araw-araw niyang buhay. So, hindi lang siya yung nasasayang ng oras, minsan yung oras din ng iba, which is yung mga doktor or even yung mga kamag-anak nila. And kapag nagtagal ng 6 months yung mga behaviors na to or mga sintomas na to, eh pwede na natin ma-diagnose yung tao na yun with SSD. So, medyo related to sa isa pang psychological disorder na tinatawag nating illness anxiety disorder, also known as hypochondriasis nung unang panahon din, nung December lang. So, kung sa somatic symptom disorder, eh, meron ng symptom na legit, pero mild lang compared dun sa iniisip niyang baka sakit niya na sobrang lala. Sa illness anxiety disorder naman, or IAD, eh, wala pa namang sintomas, no? Ang meron lang is pag-aalala na baka makuha niya, or baka kuha siya ng malalang sakit. So, let's say for example, baka magka-brain cancer siya. Pero wala pa namang symptoms. Tapos, sa sobrang pag-aalala niya, eh, yun din, nauubos din yung oras niya, no? So, baka parang araw-araw na lang siguro, nagpapa-check up siya, no? O kaya naman, eh, may mga ginagawa sila para hindi sila magkasakit. Like, for example, yun nga, masyado silang naglilinis, no? To the point na parang OCD na yung symptoms niya sa paglilinis. Actually, magkasama yung OCD tsaka yung IAD nung DSM-4, pero iniwalay sila. So, yung mga ganong behaviors, to the point na nauubos na nga yung oras nila. Yung iba naman, baligtad, no? Hindi sila nagpapa-check up sa mga doktor. Kasi nga, natatakot sila, di ba? So, takot silang magkaroon ng sakit. Tapos baka pag sinabi ng doktor na may sakit nga silang malala, eh ayaw nila yon, nag-aalala sila about doon. Kaya hindi sila nagpapa-check up. So again, pag nangyayari ito katulad ng SSD for 6 months, eh pwede na mag-diagnose yung kliyente na yon na meron siyang IAD or Illness Anxiety Disorder. So now na alam na natin kung ano nga ba ang SSD at IAD, eh paano nga ba nag-umpisa yan or ano nga ba yung cause or paano nag-work yung mga sakit na ito. So both SSD and IAD are anxiety-based disorder. So meaning, ang primary na symptom nila is anxiety or pangangamba
specifically pangangamba about sa kanilang kalusugan. So yung mga taong personality na nila ang pagiging anxious is usually mas prone sila sa mga ganitong klaseng disorder. So lalo na pag nagkaroon ng triggering event, like for example, magkakasakit yung kamag-anak, o kaya naman, well, alam nyo naman, yung nangyari ng 2019, 2020, 2021, 2022, which is yung pandemic. Kaya naman, nung kasagsagan ng pandemya, eh nag-skyrocket yung bilang ng mga taong nakakaranas ng SSD at IAD. Dahil, syempre, na-trigger yung mga anxiety ng mga tao. Di ba nga, nung panahon na yun, konting ubo lang natin, kinakaba na tayo, baka COVID na. Tapos, kahit wala pa tayong sintomas, eh takot tayo magkaroon kasi alam nga natin na sobrang lala nung sakit na yun. And even kahit walang pandemya, no, napakalaking concern ng health sa mga normal na tao. Kasi basically, kung di ka healthy, eh mataas yung chance na matego ka and dila ng tao eh komportable sa realidad na one day eh matatapos din yung buhay nila dito sa mundo. And the more na dinedeny ng tao yung katapusan niya sa mundong ito, eh the more na nagiging intense yung anxiety na nararamdaman niya. So sa iba, lumalabas yung fear and anxiety nito in the form of SSD or IAD. Shoutout sa mga existential psychologists and philosophers about sa kanilang concept of existential anxiety. Kung gusto niyo pang more info about that theory, about that concept, you can check out our lecture videos and even yung mga short videos natin kay Rolio May, no? So one explanation yun ng health anxiety. Some would argue na yung ibang cases ng SSD and IAD during 2020 pandemic eh mga normal responses lang, so therefore hindi sila considered as abnormal behaviors. But some would argue on the opposite na yes, it is a normal response, pero dahil nadidisrupt na yung mga normal day-to-day activities ng isang tao, eh, we can consider them to be disorders. Either way, eh, hindi magandang magkaroon ng SSD and IAD sa part ng tao mismo and of course sa part ng mga tao nakapaligid sa kanya. Kasi minsan contagious to, diba? Siyempre, pag anxious yung isang mong kasama, eh, baka maging anxious ka na din. Kumbaga, parang merong emotional contagion na nangyayari, no? Akala nyo, virus lang ang pwedeng makahawa. Hindi, pati yung emotions, pwedeng nakakahawa din yan. Kaya naman, kung feel nyo na parang meron ng sintomas yung kasama nyo or kayo mismo ng illness anxiety or ng somatic symptom disorder, eh pwede na kayo magpatingin sa mga mental health professionals. Pero I think bago yun, pumunta muna kayo sa doktor, no? Kasi baka meron talaga kayong medical condition. Pero kung wala naman, eh anxiety yan. Diba? So kung anxiety yan, iba yung treatment na pwedeng ibigay sa inyo. And speaking of treatment, eh ano nga ba yung mga treatment for SSD and IAD? So since anxiety-based nga yung SSD and IAD, it will make sense na yung mga ginagamit for anxiety disorders or generalized anxiety disorders would be effective sa mga disorders na to. So isa na nga rito yung cognitive behavioral therapy na kung saan tinatarget yung mga exaggerated false beliefs ng isang kliyente. So basically, chinachallenge nga ng therapist yung false belief ng kliyente about sa kanilang health. Para syempre, makonvince si client na everything is alright and there's no need to panic. Especially kung meron namang medical results or medical test na nagsasabi na wala naman siyang sakit. So effective din to sa mga taong may IAD yung explanatory method wherein ini-explain sa kanila kung ano nga ba ang IAD or ang illness anxiety disorder. At i-reassure sila na yung mga pag-aalala nila is, well, yun lang. Pag-aalala lang sila. Hindi sila totoo. So pag na-realize ng client na meron palang disorder na IAD, eh, parang maisip niya na, oh, okay, so nag-aalala lang ako kasi IAD nga. So talagang normal lang mag-alala sa health, and yun nga lang siguro napasobra yung sakin, so wala naman talaga akong sakit. So eventually, ma-internalize nila yun, and ang goal doon is parang magkaroon sila ng reassurance talaga na okay lang sila. Wala naman silang malalang sakit na makukuha. And isang CBT technique din na ginagamit for SSD is yung pagturo sa mga kliyente na pwede silang gumawa ng mga sarili nilang simptomas. Siguro sasabihin nyo, nani? Paano ka gagawa ng sarili mong sintomas? Pwede ba yun? And actually, pwede yun. Lalo na yung katawan natin, very amazing yan. So, marami sa mga bodily functions natin is hindi natin napapansin pag meron silang ginagawang mga something. Like for example, yung gastrointestinal tract natin. Gumagalaw lagi yan. Usually, yung pangapaggalaw ng mga yan, yung minsan may kasamang sakit din yan, hindi natin napapansin on a normal day. Pero, let's say for example, nag-focus ka dun sa gastrointestinal tract mo. Mapapansin mo na may gagalaw dyan. Mapapansin mo na mayroong konting sakit dyan. So, in other words, eh, parang nagsisimulate ka na may symptoms ka ng something. Wherein, in reality, it's just a normal bodily function. It's just a normal bodily response.
So sa mga tao may SSD, eh, hindi ganun yung interpretation nila. Dahil jack up na yung anxiety nila, mas mataas yung tendency nila na mag-check, no? I-check yung katawan nila kung meron ba mga sintomas na present. And dahil nga nagiging mindful sila sa mga bodily functions nila, eh parang nakakapansin sila na mga kung ano-ano na mga sintomas kuno, no? And then eventually, yun nga, interpret nila yun as something na very serious. So, dun sa CBT na ginagawa para sa SSD, parang papatunayan sa mga kliyente na sila lang ang gumagawa ng sintomas nila kung minsan. And in fact, they are just normal responses and normal functions. And then eventually, of course, eh, matatanggal na yung worry na baka nga yung sintomas is something na very malala na. So normal lang naman na mag-alala para sa kalusugan, pero sabi nga nila sa kalusugan, anumang sobra ay nakakasama. So kung sumobra ang health anxiety ng isang tao, eh, pwede itong mauwi sa SSD or IAD. So in both cases, eh, anxiety-based yung dalawang yan. Ibig sabihin, eh, wala naman talagang sakit, wala naman talagang sintomas. Kung meron mang sintomas, eh, mild lang. Di naman kailangan talaga mag-alala about it. Pero syempre, iba naman, kunyari, meron talaga siyang diagnosis, medical condition, tapos magkakaroon siya ng anxiety about it, that is normal. Normal na response lang yun kasi nga, meron ng evidence eh, di ba? So, kailangan ng medical intervention kapag ganun. Now, kung wala namang ganung results, no, negative naman lahat ng results and very mild lang naman yung mga symptoms, eh, kailangan nang magpatingin, of course, sa isang mental health professional. E paano kung yung sintomas eh medyo malala, katulad ng pagkabulag, pagkabingi, or pagkapipi, no? O kaya naman eh pagkaparalisa. When in reality, eh wala namang physical or medical explanation or neurological explanation kung bakit sila merong ganun. In short, parang may symptom pero walang explanation. So anong tawag dun? Yun yung pag-uusapan natin next week dito sa Abnormal Psychology Series. Pero sa ngayon, ito na muna and maraming salamat sa pakikinig or panonood. Sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy din kayo kahit papano. So huwag niyong kalimutang i-like at i-share niyo na rin to sa mga health anxious niyong friends and family. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe. So maraming salamat din sa mga members natin na direktang sumusuporta sa ating channel. And kung gusto niyo rin supportan yung channel natin directly, eh, you can click join dyan sa baba at sa tabi ng pangalan ko. No? Kung blep reviewer ka, yan, meron akong magandang perk na pwedeng ma-i-offer sa inyo. Pero of course, basta tingnan niyo na lang, no? Malaking tulong yan sa channel natin. So ito na muna sa ngayon and see you next week. So maraming salamat and hanggang sa muli. Paalam! Kailangan mag-lip ban ulit. Okay na.